Magandang balita ayon kay Juan. Unang kabanata. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagnangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Tumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi sa kinilala ng sanlibutan ito nanilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ay panganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias." Tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya. "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masasabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas. "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkarag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ay panganak. Hindi ko rin siya kilala noon,
Subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati, nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin. Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halikayo at tingnan ninyo." Sabi ni Jesus, sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy magka alas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawagin Cephas." Na ang katumbas ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Si Jesus na taga Nazareth na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring mula sa Nazareth?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Natanael, "Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Juan, ikalawang kabanata. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, Gina. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May anim na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan."
dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mapapangguri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwan ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapin. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupin. At pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapin ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao.